Shadows grow so long before my eyes, and they're moving across the page. Suddenly the day turns into night, far away from the city. But don't, oh no, hesitate, 'cause your love just won't wait, yeah. Ooh, baby, love your way every day. I wanna tell you I love your way every day. I wanna be with you night and day. I can see the sunset in your eyes, brown and gray, and blue besides. Clouds are stalking islands in the sun. Wish I could buy one out of season. But don't, oh no, hesitate, 'cause your love just won't wait. No, baby, love your little way, yeah. I wanna tell you I love your way. Ooh, I wanna be with you night and day. Oh baby, please. Hello. Wait for wow, you. Wow, thank you. Kaya? Buo mo na kaya. Cheers. Cheers. Finally. Tayo muna, Nebap. Sa pasimpleng pa-cute, ito na tayo ngayon. Nung unang nagkita tayo, sinusungitan mo pa nga ako nun. Hindi! Papakyut ka kasi. Kaya, hindi naman kita pinapansin. Paano yung pakyut mo? Pero noong narinig na kitang kumanta, ayun na. Bumigay na si ate girl. Ako naman, noong nag-host ka, noong ako nabilib. Bakit naman? You can do a lot of things. Oo, talaga lang ah. Doon pa lang na love at first sight. Oo, wow. Feeling ko, the one? Sabi mo nga, destiny, di ba? Okay. May tanong ako. Sige, ano yun? What made you decide for me letting you be my wife? Hirap naman nun. Ano nga ba? Kaya lang. Kasi nakita ko nga sa'yo, parang yung sa isang magulang, sabi nga nila. Ano ba? Oh, bago nila isusubo, ibibigay mo na sa anak. Kumbaga ikaw, kaya nag-decide ako na ikaw na nga iyon ang bigay ng ama, kasi nga para sa iyo na, ibibigay mo pa sa pamilya mo. Kaya ayun, doon ako nakuha. Paano mo nasabi na ako na si Dawan? To the point na, di ba nung una tinanong pa nga kita bago maging tayo na aalis ako. Paano ka nag-decide? Pero di ba nung tinanong mo ako, sabi ko naman kaya ko. So from that moment, nag-decide na ako na
even though we're not sure, kasi aalis ka nga, di ba? Mm-hmm. Pero since feeling ko, ikaw na yung binigay ng ama, kaya, ngayon. Maraming ano eh, maraming misunderstanding kasi long distance relationship. Tama. Diba? Ilang months nga ba yun before tayo? 9 months. 9 months. Yeah. Oo, tapos, ayun, from that moment, sumunod ako, ayun, marami nang nangyari. Hirap di ba kasi, bihira lang tayo magkausap. Mm. Ang napakahirap, eh, lalo na pag LDR, dapat yung communication natin sa isa't isa, laging nandun, pero salamat na lang. Going back to your question, bakit ikaw? Mm-hmm. Nung hindi pa kasi kita nakikilala nun, ano eh, parang walang, hindi naman sa walang direksyon yung buhay ko. Wala akong balak sa lahat. Kung baga, banda lang, matapos lang yung gabi, okay na ako. Then, when the time comes na nakilala kita, parang binago mo lahat sa akin. Kaya. Pero kung titignan natin, no, sa 8 taon nating magkasintahan, girlfriend, boyfriend, ang daming pagsubok, lalo na nung pareho tayong malayo sa pamilya. Mm-hmm. Di ba? Pero... Pero at last, dito na tayo ngayon. Kahit mahirap, kakayanin yan. Kakayanin at kakayanin naman lahat. Of course. Sa tiwala lang. I love you. Love you. Cheers. Pinlano ng mga kaibigan namin, common friends, yung dating kaibigan namin na dating nasa place namin, talagang pinlano nila na magkakilala kami or magkita kami in that event, which is, yung isang friend namin is anak ng ministro sa iglesia. So, sinet up nila ako yung mag-host ng event at sila yung tutugtog. So, nagpapakyut siya na hindi ko siya pinapansin. Hanggang sa nung matapos na silang tumugtog, tapos nagpapahinga rin ako, inabutan niya ako ng tubig. Kaya ayun. Una, banda kami nila, Popoy Nuna, kasama namin sa church. Actually, si Shane, matagal ko na siyang friend sa Facebook. So, matagal na niyang sinabi sa akin na, oh, single to, baka ganyan. Kasi single din ako. So, nireto niya. Hindi, parang binalak niya na kami yung tutugtog sa bandang yon, tapos siya yung host. Which is, hindi ko alam na magkikita kami doon. Tapos nung na-realize ko, oh, sabi ko, ang ganda nito. Ayan, yun, doon nagsimula na, yun, binigyan ko siya ng tubig. Kasi, torpe ako, hindi ako marunong mandigyo. Ikaw lang at ako. Ago, pinangarap at hiniling ko lang na maikasal. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko at paano ko sisimulan. Dahil sa 8 years nating pagsasama, hindi ito naging madali para sa ating dalawa. Ang dami-dami nating pinagdaanan. Hirap, saya, lungkot at tuwa. Uncertainty. Dahil simula pa lang, sinubok na tayo ng panahon na magkalayo tayo. Hindi natin alam at tiyak
kung makakaya or kakayanin ba natin. Pero heto na tayo ngayon. Tiyak natin na magkasama nating tatahakin at haharapin ang panibagong yugto ng ating buhay. Di makapaniwala, nandito ng hiling kay Bathala. Wow! Nandito ka na. Wow! Di na ako mag-iisa. We started as a couple to have a long distance relationship. Di naging madali yun, pero kinaya natin. Hanggang ngayon na may mga pagkakataon na marami tayong misunderstanding, pero thank you for not giving up on us. Thank you for the love and support. Thank you because you came into my life. You changed me and my whole world. May mga hirap, syempre nandyan yan, challenges, to the point na minsan yung parang susuko ka na, pero syempre mangingibaw pa rin yung love. Paglalaban mo yung love. Dumating man yung araw na hindi tayo magkaintindihan, pero lagi mong tatandaan na kailanman hinding-hindi kita iiwan. Mamahalin kita habang buhay. Kahit humina man ang pandinig natin at katawan, hahawakan ko lang ang kamay mo at titingin ako sa iyong mga mata para iparamdam yung walang hanggang pagmamahal ko sa iyo. I love you so much. See you later. Hinintay namin or pinangarap namin for almost 8 years. Galak na galak yung puso ko kasi dumating na yung araw, oras ng ipinagpanata namin, ipinagmakaawa namin sa kanya na araw ng aming kasal. Matatanggap namin yung pinagmakaawa namin na biyaya na magmumula sa kanya. Lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang lamang. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang lamang. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao.